Greetings mga kababayan! Ito po si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkos consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Marami pong salamat. Ang ating pong usapin sa episode nito ay may kinalaman po sa ating tinatawag na chattel mortgage o yung bang pagbibili kayo ng sasakyan, no? Kotse man, motorsiklo o kaya mga makinaryang medyo malalaki, no? At ito po'y binili ninyo at ito'y ino-offer ninyo as collateral sa inyong utang. Okay po? Ang tawag po nito ay chattel mortgage. Ang chattel mortgage po ay applicable lang ito sa mga personal or movable property. Okay po? So, kadalasan po, lalo pa tayo, mayroon tayong mga sasakyan, no? Makotse man lang, or motorsiklo, ay maaaring pong ito'y financing at naka-chattel mortgage, kung tawagin. Okay? Ngayon may nagtatanong po sa atin, ano ba yung pagkakaiba ng chattel mortgage at saka yung pledge, kung tawagin? Eh, pareho din sanla po yun. Halimbawa, kung kayo pumunta sa ahensya ng mga alahas, no? Kayo'y kailangan yung pera, kayo utang. Ang iwan po ninyo doon sa mag-alahas o ahensya ay yung inyong mga jewelries, ang inyong cellphone, halimbawa, sing-sing ninyo, kwintas, no? O anumang mga valuables na mga personal properties ninyo, mga relo, halimbawa, no? Ay isinasanla po yan. Ang tawag po dito is pledge, okay? Ang pagkakaiba po nito, pareho silang sanla, yung chattel mortgage at saka yung pledge, pareho pong sanla yan. Okay? Ang pagkakaiba lang po, yung chattel mortgage, okay? Yung chattel mortgage at saka yung pledge, pareho po yung movable properties or personal property po ninyo. Walang kinalaman sa lupa yan. Ang pagkakaiba lang po nila, pag sinabi natin chattel mortgage, ito po ay nakarehistro sa Register of Deeds, yung chattel mortgage, yung sanla. Yung pledge naman po, na sa mga personal property din natin, ay ito'y nakasanla halimbawa sa mag-alahas, no? Ay, o sa mga nakikita nating mag-alahas dyan, no? Nagsasanla, halimbawa. Ito po hindi na nirerehistro sa ating Register of Deeds. Kaya yun po ang basically pagkakaiba po nila. Ngayon po, mayroon pang, lahat na po ng sanlaan, ikaw man po yung napunta sa mag-alahas, sa pledge, okay po, ay mayroon pong ano yan, tinatawag nating period na para mo ma-redeem yung property. Kung halimbawa, nagsanla ka ng alahas, eh bibigyan, ang usapan ninyo, sige, 30 days ba, o 60 days, or 90 days, ay tapos sisinglin kayo ng interest, okay? Pag hindi po kayo nakabayad nito, ay yung inyong ang inyong personal property na ginamit niyo as collateral, ito po ay magiging subject to auction. Auction. Kung saan po, pinagbibili po ito sa auction sale. Kung sino yung highest bidder, ay dito po ina-apply, no, yung pagkakautang, no, sa inyo kung nagawa ninyo. Okay po? So, yun ang difference po niyan. Okay? Doon naman po sa chattel mortgage, lalo na kung ito may kinalaman sa sasakyan, okay? O kaysa motorsiklo, okay? Ngayon, pag hindi po kayo nakabayad ng installment dito, okay? Ng 2 hanggang 3 installments, ang karapatan po ng inyong pinagsanglaan ay pwede niya itong irimata o i-foreclose. Ngayon, pag hindi kailangan po, kung may usapan kayo, ay para naman kung kayo yung pinagsanlaan, halimbawa, eh kailangan sa loob ng 8 taon, sa loob ng 8 taon, ay dapat masingil po ninyo ito. Kasi po kung hindi ninyo ito masingil, magmula doon sa default period niya, tumatakbo na rin po yung inyong prescriptive period
Okay? Hanggang 8 taon lang po. Halimbawa, eh nag-default siya ng 4 year, on the 4th year nag-default. Hindi ninyo na-foreclose, hindi kayo, wala kang ginawang aksyon, pinabayaan ninyo. Eh lumampas na po ng 8 years. Eh malabo na kayo makasihin niyan legally kung pupunta ka sa korte. Okay po? So, yun ang inyong tatandaan, no? Pag kayo ay nagkaroon ng chattel mortgage, okay? O yung pledge, okay? So, pag chattel mortgage, kailangan within the prescribed period ay masingil ninyo. Of course, kadalasan po sa kotse o sa motorsiklo ay 3 taon o 5 taon o 6 taon yung inyong mortgage o chattel mortgage. Kaya yung mga motor vehicle company o mga financial institution, eh, usually yung kanilang mga terms of payment dyan, eh, mga 5 years, 3 years, or 6 years. Okay? Kasi, nag-play safe din sila. Now, just in case magka-default, eh, meron pa silang allowance na i-foreclose yung ang property. Ngayon, may nagtatanong po sa atin, eh, ano daw po ang magiging remedy, kumbaga, na foreclose na hindi kayo nakabayad. Okay? Pag hindi kayo nakabayad, ano ba, installment po yan, no? Installment. Bumili kayo ng motor o sasakyan, hindi kayo nakabayad. Okay? Okay? Ngayon, ang gagawin ay hindi kayo nakabayad, ang gagawin yan ay i-foreclose yung property. Okay? Ang ginagawa ng iba, pag sinabing i-foreclose, eh, magkakaroon ng public auction po ito. Okay? Magkaroon ng public auction. Okay? Ngayon, kung sino yung highest bidder doon sa inyong property, okay? Ay yun ang mananalo. Ngayon, kung ikaw naman yung motor vehicle company o nagbebenta ka ng sasakyan, eh kung nagkaroon ng foreclosure, pinagbili yung inyong sasakyan, okay po? Eh magkulang pa rin. Halimbawa, ang utang mo eh 500,000, eh napagbilin lang ng ano mo eh ay 200,000. Eh may kulang pa rin kayo. So in this case po, eh mamimili po yung company na binigbili nyo. Kasi kung i-foreclose po niya yung property, ay mayroon pa siyang option na masingil yung deficiency. Okay? Yung iba naman po, halimbawa, nangyari po ito kadalasan, yung sasakyan o motor halimbawa ay ginamit ng collateral. Di, siyempre, ito yung naka-shuttle mortgage. Eh, nasunog po yung sasakyan o yung motorsiklo, nagkaroon aksidente, it totally wreck po yung ano, nasira talaga yung sasakyan. So, paano na ngayon? Okay? Ay hindi na kayo yung iba ayaw na magbayad kasi ang katuwiran nila ay ayaw ko na magbayad kasi totally wreck yung sasakyan o nasunog talaga o naanod sa baha, ay ayaw ko na magbayad. Okay? So, anong gagawin ngayon? Dahil totally wala na yung sasakyan ni. So pag ganito pong situation, iba po yung rule diyan. Kasi dahil wala nang ipo-foreclose yung company na pinagbilan ninyo, okay? Ang kanyang karapatan po ay mag-file ng demanda laban sa inyo for sum of money. Okay? Sum of money. Doon ka ngayon idi-demanda niya para mabayaran. Okay? However, kung ito naman po ay yung motor vehicle niyo, motorsiklo, ay hindi naman nasunog, okay po? Hindi nasunog. Okay? Hindi na-recover ito. Na-recover ito ng motor vehicle company, no? Nung na-recover ito, pag ito po ay na-foreclose niya, okay po? Na-foreclose niya. Ay at installment yung inyong bilihan, wala na po siyang karapatan na maningil pa sa inyo sa balance. Na-foreclose na niya. Eh. Okay po? Na-foreclose na niya ito. So, anuman ang agreement ninyo, no? Ayon sa ating batas na Article 1484 ng Civil Code, anuman ang agreement ninyo, to the contrary is void. Sabi ganon. Kasi ayon sa batas, pag ganitong situation, ang remedy ng
ng creditor ay, number one, ayon sa Article 1484 ng Civil Code, ay kailangan i-impose niya sa vendee na bayaran siya kung hindi siya, kung ito'y nag-fail to pay. Or ang gagawin niya, i-cancel yung inyong sale, no? To cover for yung maging default na kayo, no? O i-foreclose yung property at ibenta yung property na naka-mortgage, no? Pag itong ginawa po niya, hindi na po siya, wala na po kayong obligation na bayaran yung pagkakautang pa. Dahil bakit po? Ina-foreclose na po niya yung property. Okay? No. Ibang usapan po yun, doon kanina sa halimbawa natin, nasunog yung property, yung motor o sasakyan, totally wreck o hindi na talaga ma-recover, okay? Wala siyang ma-foreclose dahil sira na eh, wala na. In this case, pwede pa rin siya mag-file ng kaso sa inyo for sum of money for the collection kung ano man yung balance po ninyo. Simple na pong logic dito eh. Hindi po niya, wala na po siyang sasakyan na ma-recover, hindi po niya ito yung mapagbili ng public auction. Kaya ang remedy niya is to file a collection case against you. Okay? Whereas doon naman sa isa, nag-foreclosure, ay wala na pong, pag niayon, yun ang remedy niya, foreclose. Wala, kung may utang ka man, wala na. Quits na. So, kung meron mang agreement dito na na-foreclose, pagkatapos ay may bayad, babayaran ka pa rin sa balance, ang sabi po ng ating batas, null and void po ito, ang mga stipulation ito. So, sa ganang atin po ay, as usual, kulang po tayo sa oras. So, sana ang ating, sana pag-usapan natin ngayon ay magbibigay din sa iyo ng karagdagang kaalaman upang kayo po, pag kayo po ibibili ng sasakyan o motor, kayo po ay magsanla ng alahas o kayo po ay magkaroon ng shuttle mortgage o kayo man po yung pinagsanlaan, alam po ninyo ang inyong respective rights, duties, and obligations. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.